Good morning guys. So, ito yung continue sa video natin sa pagpapagawa natin ng isang bahay. So, yung araw ngayon guys, bibili tayo ng body pillar kasi yun ang gagawin natin ngayon sa bahay. Doon sa taas, body pillar, saka bibili na rin tayo ng pintura, saka gamit sa pintura, paint brush, roller brush. Saka yun, titirahin natin yun guys. Yun yung paglilibangan natin ngayon. So, tara guys, punta tayo sa hardware. So, yun na nga guys, andito na tayo sa bahay. Nakyat ko na sa taas yung pinamili ko kanina. So, ayan yung pinamili ko. Ayan. Flat wall enamel, kulay white, saka quick drying enamel. Kulay white din. Ayan yung gagamitin natin sa pagpipintura. Saka itong body pillar. Pantapal sa mga dugtungan ng plywood. Saka ito. Ayan yung kahoy guys. Gagawin nating pintuan yan. Ayan. Finishing wood. Gagawin natin pinto. Paano, nandun yung sa baba yung pinto. So, yun guys. Para trabahoin na natin yan ngayon. So, yun na nga guys. Ito yung una kong gagamitin. Flat wall enamel. First coating natin. Unang coating natin. Pangkahoy. Yun guys. Ready na guys. Ready na tayong pintura. Yan. Tereng. Tereng. Sinuna muna natin yung taas, tapos ihuli natin yung itong baba. Kasi pag inuna natin yung baba, pag sa taas hindi pa tapos, yung bagsak ng mga talsik-talsik mapupunta sa baba. So, taas tayo nagsisimula. Taas. Hello guys! Pangalawang araw natin ngayon sa pagpipintura. So, kanina, yung una kong binili kasi guys na pintura, kinulang. Bale, tigi isang galon lang yung nabili ko. Isang galon na enamel, isang galon na quick dry, flat enamel, isang galon, tapos yung quick dry enamel, tigi isang galon. Ngayon, kanina, nagdagdag ako ng tigi isang kalahating galon, isang kalahating galon na flat enamel, saka isang
kalahating galon na quick dry enamel kasi kukulangin to, malakas sumipsip yung kahoy, plywood. So, kahapon guys, yung natapos ko, yun guys, kahapon, natapos ko ito. Ayan. Flat enamel muna, unang coating yung ginamit ko. Ayan. Ayan, saka itong dingding. Dingding, kaliwat kanan, saka yung taas. Ayan, saka dito sa labas. Ayan, puti na. Ayan, flat enamel, first coating pa lang. Ipe-first coating ko muna. Pagkatapos, lagyan ko daw ng body peeler. Okay, kikita na siya kung ano yung mga dugtungan dyan eh. Pag nalagyan ako ng body peeler, doon ko na lalagyan ng gloss. Dalawang patong na gloss na quick dry enamel. Ayan guys. So, ito, saka yan, labas, nakaubos na siya ng isang galon na flat enamel, pati dito sa taas. Yan. Ayun, tinanggal ko muna yung ilaw kasi mapipinturahan siya pag hindi ko nilagyan. Oh, ayan, up. Ayan. Isang galon pa naubos na flat enamel, guys. So, continue tayo sa pagtatrabaho ngayon, pangalawang araw. So, hanggang mamaya ulit, guys. Trabaho muna tayo. Guys, ipintura muna tayo. Start na. Nakakamalay din pala magpintura. Kala mo madali lang, pero harap.
Good morning guys. So, mga tlong araw tayo sa papagpipintura ngayon. So kahapon, pagkatapos kong maglagay ng flat enamel, sa paglagay ko ng flat all enamel, naglagay ako, nagmasilya ako. Ayan. Nagutos na lang ako ng dalawang tao para maglagay ng body filler. Para yung mga pinagdugtungan di mahalata na may dinugtungan, kaya nilagyan ng body filler at saka niliha. Ngayon, natapos kahapon. So, pangatlong araw ngayon, finish tayo. Pin-finish tayo. So, ang huling ilalagay ko na pintura is ito. Quick drying enamel pang kahoy. Yan, quick. Hindi makita eh. Quick drying enamel yung lalagay guys. So, ito may maliit. Makita nyo lang. Yan. Ito. Quick drying enamel. Yan yung ilalagay pang huli. Makintab siya guys. May finished product na kahapon. So, itong kwarto na to, ito yung natapos kahapon. Naka isang latang galon siya. Saka dito sa yan. Dito sa hagdana, natapos na. Ang titirahin ko is ito. Kabilang kwarto. Saka itong ano, CR. Yan guys. Tapos kahapon, ayan o, oh, makikita nyo, makintab na siya. Naka-finish na yan. Quick enamel, quick dry enamel yung ginamit dyan. Kulay puti. Saka ito, naka-finish na rin yan. Yan, yung makapansin nyo, makintab na siya. Saka dito sa taas. Yan, finish na yan. Ay, ilaw natin. Yan. Naka-finish na. Ayan, naka-finish na yan. Pati dito sa labas. Ayan, napapansin nyo. Ayan. Kintab. Makintab na siya. Ayan. Ito, yung hamba na to, ang ilalagay ko dito, choco brown. Pangkahoy din, yung hamba. Pati dito sa kabila. So, ang ginagawa ko ngayon, natapos ko na yung taas. Ayan. Tapos ko na. Ang titirahin ko naman sunod itong gilid. Wala pang ano to. Wala pang quick dry enamel. Yan yung ilalagay ko ngayon para kumintab siya. Saka kumapal yung pintura. Tapos na yung taas. Itong gilid wala pa. Oh. Yan. Maputla pa siya. Makaputi. Kasi yung nilagay dyan, flat enamel pa. Yung unang coating. Pangalawang coating na ng flat enamel yan. Pati dito. Hinira ko kagabi yung unang flat coating na enamel. Saka yun ngayon. Tuyo na siya. Madali lang kasi matuyo eh. So ito ilalagay ko na yung quick dry enamel. Para kumintab siya. So pati CR. Ayan. Nakatapos ko lang maglagay ng flat enamel dyan. So pagkatapos dito sa kwarto, ito isusunod ko. Ayan. Kung may sobra sa pintura, ilalagay ko dito sa ano. Sa dito naman sa simento. Pwede naman eh. Ito lang parte na to. Ito lang yung parte na hindi nalagyan eh. Tinapos nung unang pintura. So kung may sobra man sa pintura, dito ko ilalagay. Ayan. Tapos ng pintura, pag napinturahan na lahat, okay na. Maglalagay naman ako ng kornisa dyan sa gilid. Ayan. Ayan. Kasi kahapon, habang naglalagay sila ng body filler, ako naman nagpipintura ng kornisa. Pinapatuyo ko kasi yan ang ilalagay natin dyan sa gilid. Para, eh, napapansin nyo yung bitak na yan. Para matakpan yan kasi dito sa gitna wala ka na makikitang dugtungan dyan. Kasi nalagyan na ng body filler. Eh naman na yung gilid, di ko na binalagyan ng body filler kasi nalagyan ko naman ng kornisa yan. Para maganda tingnan. So, hanggang dito muna guys. Ayun, pinto natin. Oh. Gawa lang.
Hindi na tayo bumili ng pinto kasi papamahal tayo. Nasa taas naman, nasa taas naman to eh. So, simpleng pinto lang ang ginawa natin. Ay guys, sobrang init. Nakahubad ako. Sobrang init kasi ngayon eh. So, hanggang dito muna guys. Magtatrabaho muna tayo para matapos natin ng maaga. Kasi para makapaglinis tayo dito. So, mamaya ulit guys. Hello guys, last day ngayon, so tapos na yung pagpagawa natin ng kwarto. So maabot siya ng 8 days kind of 8 days ah 9 days ginaming ginawa guys, 9 days ang ginawa, nagpalagay ng kisame, wiring, saka nagpakabit ng dalawang division na kwarto. Dalawang kwarto. Saka, ayan, nagpintura. Ayan, yung nakikita nyo yung likod, guys. Ayan, pintura. Saka nagmasilya. Guys, ayan, yung napapansin nyo, dalawa na yung kwarto. Ayan, ganda ng kwarto. Simple-simple lang siya. Pero, ang importante dito, may sarili kaming bahay dito sa Manila. Hindi kami nangungupahan. Yan, sariling bahay namin yan guys. Pinag-ipunan namin na kapas ng Taiwan yan guys. Yan, dalawang kwarto. Para may dalawang privacy. Pag dumating kami dito sa Maynila, galing sa Taiwan, ayan, may dalawang kami kwarto privacy. So, silipin natin guys. Yan guys, silipin natin. So, sa baba pala guys, may isang kwarto din, isang kwarto din doon. So, sala. So, doon din may CR din doon. Dito naman sa taas, may dalawang kwarto saka isang CR. So, meron din siyang lababong maliit. Ayan, dito rin kami naglalaba. Ayan. Saka, yung mga halaman ko, ayan, yung mga resulta yan sa lockdown. Libangan ko. Ayan, papansin nyo guys, oh. Oh, ayan. Yan, oh, may bunga na siya, oh. Oh. Saka yung, ayan guys, oh. May bunga na. Itong okrang maliit na yan. Ilang beses na ako nakapag-harvest niyan. Pero dalawa-dalawa, tatlo-tatlong bunga. Saka yung malaki na yan, hindi pa siya namunga, yung okra na yan. Ito lang maliit. Pero, ayan, may bunga na siyang maliit, oh. Saka yan, yan yung garden ko, guys. Oh, oh. May mga bonsai din, mga binhi pa ako dyan, oh. May mga binhi pa ako dyan. Yan. Lalaki din yan, yan. And guys, tanglad. Yan, saka may sili rin ako dyan. Ayan, sili. May bunga na yan. Yan. Okay, yan yung mga mini garden ko dito habang nasa sa Pinas. Tambay sa bahay. Tanim-tanim ng mga garden-garden, gulay-gulay. Tanglad, sili. Okay, muna nang punta muna tayo sa kwarto. Yan. Yan yung unang kwarto natin. Ito. Inangkina ng pamangkin ko yan. Sa kanya daw yan. O, ayan. Bubuksan natin. Ang ilaw sa kilid. Yan, ilaw. O, naka-pin light siya guys. Yan. Ayan yung kwarto niya. Pwede siyang dalawang tao. Electric fan. So, may bintana yan sa likod. Yan. Yan. And guys, okay na siya, oh. Oh. Oh.
Pero yung gilid na yan, guys, lalagyan ko pa ng ano yan, cornisa para hindi makita yung mga pinagdugtungan ng ano yan, yung bitak-bitak na maliit na yan. Pinapatuyo pa kasi yung pintura eh, para dumikit agad. Madikit talaga siya sa cornisa. Kahoy lang kasi yung cornisa eh. So, lalagyan ko bukas yan. Yan. Pati yan, ang gilid. Okay. Okay na yung first kwarto. Yung unang kwarto natin. At saka yung hagdanan. Ayan. Pin light din. Ang kintab. Gloss. Quick dry enamel lang inamit ko dyan, guys. Pero ang kintab. Yan. So, dito tayo sa pangalawang kwarto. Ito yung kwarto ko. Yan, malaki-laki to kasi malaki ako. Yan, yung ilaw. Ayan, sa gilid yung ilaw. Yan, naka-pin light din siya. So, ayan yung kwarto. Bintana sa gilid, so temporary. Bintana muna kasi wala pang pambili ng aircon. So, electric fan muna gamit natin. Malamig naman dito sa gabi, guys. So, may singawan yan. Okay na yung pangalawang kwarto natin. Ordinary lang yung pinto natin. Gawang sariling kamay lang yan. At syempre ako, ayan, nagbibidyo. Yan, saka dito, ito yung CR natin. So, ito yung switch natin sa CR. Yan, yung CR natin. Ayan, kulay puti din siya. La gloss color white saka naka-pin light din. Ayan naman yung kwarto, yung sala nating maliit. Ayan. Sala nating maliit. Ano, ayan kulay puti yung dingding, gloss. Gloss latex. Ah, yung gilid na yan, guys, ayan napapansin niyo. Yan ang lalagyan natin ng cornisa bukas. Yan. Yan, kulay square yan, guys, na pin light, so 12 watts. So, ayun, tapos na yung bahay natin dito sa taas, second floor, pagpapagawa natin ng kwarto. So, ayun, guys, hanggang dito na lang muna ang ating palabas. So, sa susunod ulit na video, guys. So, salamat sa papanood ng video natin tungkol sa pagpapagawa natin ng kwarto dito sa taas ng ating bahay dito sa Maynila. So, hanggang dito na lang, guys. Thank you. And don't forget to subscribe, like, and share. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga bago kong video. Thank you, guys.